Sa plenaryo man ng Senado o pagdinig ng mga komite nito, may ilan lang nakapupuna sa umano'y ingay, panduduro at paggamit ng mga salitang hindi nararapat sa sesyon ng lehislatura o unparliamentary language. Noong May 17, napuno na si Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga kapwa senador na patuloy na nag-uusap ng malakas sa gitna ng sesyon. We had to suspend session because of a bit of unruly and noisy behavior in the back of the session floor. Of course, we have to remind ourselves that we are nationally elected leaders. We are senators of the Republic, and therefore we should always follow proper decorum. Pinuna na rin ng liderato ng Senado ang mga murahan at pang-insulto sa mga committee hearing. I was asked by the Senate President then to look into the records also of the committee hearings kasi may mga committee hearings din na may mga nasasabi na hindi dapat masabi at ma-strike off the record. So we will also, no, yung mga unparliamentary languages kailangan ma-remind din. Agad namang umamin si Senador Ronald De La Rosa pero di niya naiwasang ikumpara ang sarili sa ilang kasamahan. Mukhang guilty ako kasi yung kapag sabi ako anak ng baka, di ba? That's very unparliamentary, di ba? Guilty ako nun. So I will magbago. At least ako hanggang anak ng baka lang ako, di ba? Yung iba talaga, mas iba yung mas mabigat yung pinagbibitaw na salita. Wala naman na kagalang-galang yung ating Senado, no? Mga senador tayo eh. Kaya we have to refrain from making unnecessary remarks. Pero dismayado si dating Senate President Franklin Drilon at dating Senador Panfilo Lacson dahil patuloy pa rin ang umano'y maling asal at pananalita ng ilang senador. I'm compelled to comment on what the public perceives to be an erosion of the prestige of the Senate as an institution, principally brought about by what is perceived to be the lack of the quorum on the part of certain senators. The Senate is one of the pillars that must maintain its position as a pillar of democracy. So, and it can only maintain that position if it has the respect of the people. Sa Twitter post naman ni Lacson noong June 4, ibig sabihin anya ng Senado ay isang kapulungan ng mahuhusay at may pinagkatandaang tao. Wala anyang puwang dito ang mga hindi. Muli siyang nag-tweet nito lang Huwebes, wala anyang masama o mali kung nanalo sa halalan dahil popular o dahil sa anumang gimmick sapagkat bahagi ito ng demokrasya. Pero oras na maupo na sa pwesto, tigilan na ang mga palabas at kumilos bilang statesman o matinong leader. Nanawagan naman si Drilon kay Zubiri. Mabait siya si Miggs, but he must draw the line. The upholding and restoring the prestige of the Senate is a burden on his shoulder. And therefore, he must see to it that the trust of the people in the Senate as an institution remains high. Ayaw na magkomento pa ni Zubiri tungkol dito. Bilang tugon sa mga puna at panawagan, iginiit ni Senador Robin Hood Padilla, sineseryoso ng bagong Senado ang trabaho nito, lalo na sa paghahanap ng solusyon sa mga problema ng bansa. Hindi anya nagpapatawa ang bagong Senado, lalo't sinalo nito at positibong hinaharap ang mga seryosong usapin at problemang minana mula sa mga dating senador. Sang-ayon naman si Senador Jinggoy Estrada na responsibilidad ng bawat mambabatas ang bawat kilos at bawat salitang bibitawan niya dahil sa epekto nito sa reputasyon at tiwala ng publiko sa Senado. Dapat anyan sikapin ng bawat senador na maghihuwara ng propesyonalismo sa mga kasama at susunod na mga henerasyon ng mga mambabatas. Sherian Torres, ABS-CBN News.